Muling nagsilbi bilang isa sa mga testing center o venue para sa bar examinations ngayong taon ang Manila Adventist College. Ito ay ang ikalawang pagkakataon ng MAC na maging isa sa mga law school sa bansa na pinili ng Korte Suprema upang pagdausan ng nasabing mahalagang pagsusulit para sa mga aspiring attorney. Para sa iba pang detalye ng kanilang masayang paglilingkod, narito ang aking report. Sa ikalawang pagkakataon ngayong taon, muling naging katuwang ang Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence bilang isa sa mga local testing center na naghatid ng natatanging paglilingkod at pag-asa sa mga barista. Ayon sa Public Information Office ng Supreme Court, 9,821 ang inaasahang kukuha ng bar examination ngayong Nobyembre 2022 at 350 sa mga ito ang nakatakdang kukuha sa Manila Adventist College, isa sa limang local testing centers sa National Capital Region o 14 sa buong bansa. Napili ang MAC dahil isa ito sa accessible at conducive na paaralan para sa mga barista. Ayon sa pamunuan ng MAC, isa rin itong pagkakataon na maipakita ang natatanging atmosfera ng isang Kristiyanong paaralang nag-o-offer ng kursong abogasiya. Maliban dito, isang natatanging paglilingkod ang iginawad ng mga manggagawa ng MAC sa panahong ito na makapaglingkod sa isang ahensya ng gobyerno tulad ng Korte Suprema. Ang kanilang naging papel ay hindi matawaran upang maisakatuparan ang bar exam ngayong 2022. As part of the medical staff, I am very privileged that I was able to be a part of this great event. And in some way or another, we were able to minister and assist to the needs of the partakers from day 1, day 2, day 3 until day 4. I know that they were blessed. Hindi lamang natatapos ang kanilang tungkulin sa pagsisiguro ng health and safety protocols o pagtugon sa mga simple hanggang sa mas challenging na pangangailangan ng mga examinee at ng mga Supreme Court personnel, kundi ang pagpapalakas din ng kanilang pananampalataya at paghahatid ng pag-asa. Ang preparation natin pagdating sa araw ng examination is yung ating 4 na araw na pag-exam nila. Napakasarap sa pakiramdam na makatulong tayo sa kanilang mapalakas yung kanilang loob. Pagtatapos ng huling araw ng bar exam, nagbigay naman ng pabaong babasahin at token ang pamunuan ng MAC bilang kanilang inspirasyon at pag-asa hanggang sila ay makapasa at higit sa lahat maalala ang kanilang natatanging karanasang naidulot ng paaralan. Actually, napaka-accommodating nila dito. No? Marami kaming kailangan pagdating sa sanitary at the same time sa moral support actually. Every time na pumapasok kami, lagi niya sabi nilang good luck, kaya niyan. Sa magkakahiwalay na pagdalaw ng mga Supreme Court Justice, taos-pusong silang nagpasalamat sa walang sawang suporta at serbisyo ng mga manggagawang naging bahagi sa eksaminasyong ito. Pagkatapos ng magkakahiwalay na 4 na araw sa loob ng 2 linggo na eksaminasyon, natunghayan ko ang pagsisikap ng ating mga future lawyer ng ating bansa at ang walang sawang suporta ng kanilang mga mahal sa buhay. Idalangin natin na makamit nila ang kanilang taimtim na pangarap na maging ganap na abogado ng ating bansa. Mula rito sa Manila Adventist College, sa Rodel Omayana, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.